Compute the mean, median, and mode of the following sets of group data. So, gagamitin natin yung ginawa natin frequency distribution table sa last example natin. So, kung hindi mo pa alam ito gumawa ng frequency distribution table, ilalagay ko sa description yung link niya para mapanood mo. And, meron akong pinalitan dito yung N. Pinalitan natin ng summation of F. Kasi, pag pinag-plus natin yung F, ang tawag na doon ay summation of F. Pero, the same pa rin sila sa N. Okay? So, to start with, kompletuhin muna natin itong table na ito para madali tayo magko-compute ng ating mean, median, and mode. Kasi napaka-komplikado yung mga formula nito, lalong-lalo na sa median. Okay. So, first is, kunin muna natin yung X. Okay? Yung X dito, ang tawag dyan ay class marks. Ang ibig sabihin ng class marks, ano yung nasa gitna ng class interval natin. Okay, so kung kukunin natin yung class interval, kung kukunin natin yung nasa gitna ng class interval, ang gagawin natin, yung upper and lower limit niya ay pagmamainasin natin, then i-divide natin sa 2, at yung sagot doon, i-add natin isa-isa sa mga lower limit natin. Okay? So, 22 minus 15, then i-divide natin sa 2. So, yung sagot dyan, which is 3.3, i-add natin yan ngayon dito sa mga lower limit, dito sa mga nasa left. Okay? So, meron tayong 15 plus 3.3, that is 18.3. Okay? 26.5, sorry. 26.5. Hanapin naman natin ngayon yung ating fx. Ang ibig sabihin ng fx is pag timesin lang natin si f at si x natin. So, meron tayo dyan. So, 2 times 18.5, and that is 37.5. At gagawin natin yan dito sa mga sumusunod pa. After natin kunin ang fx, kunin natin yung kanyang sum or yung summation of fx yung nandito sa baba. So, magawin natin, pag-addin lang natin yung lahat. Ito, pag-addin natin lahat yung nasa fx. Magkakaroon tayo ng 509.5. Next natin kukunin ay yung ating class boundaries. Meron tayong dalawang klase ng class boundaries, which is the lower and meron tayong upper. Pero this, for this example, ang kailangan lang natin, pag naghahanap tayo ng mean, median, and mode, yung lower boundary lang ang ginagamit natin or yung kailangan natin. So, lower boundary lang yung nandyan or yung LB. So, para kunin ang lower boundary, ang gagawin mo, ay kunin mo yung boundary ng mga class intervals mo. So, ano ba yung nasa gitna nila? So, for example, itong class 1 and class 2, ano yung nasa gitna nila? So, ang gagawin mo, punta ka sa upper limit nito, nung class 1, then punta ka sa lower limit ng class 2, then ang gagawin mo, pag minusin mo sila, then i-divide mo sa 2. So, ang lower limit ng class 2 mo ay 23. Then, imaminus mo lang yan sa 22. Then, always divided by 2. Okay. So, ang lalabas ay 0.5. Ngayon, ang gagawin mo sa 0.5, imaminus mo yan lahat doon sa lower limit ng iyong mga class intervals. So, ang nangyayari ay 15 minus 0.5, that is 14.5. Then, gagawin mo lang yun tuloy-tuloy. Okay, sa 23 naman, 23 minus 0.5, okay, then 30.5, then 46.5. Okay, next natin kukunin ay yung cumulative frequency natin. So, meron na naman din tayong dalawang klase ng cumulative frequency. Meron tayong less than, meron din tayong greater than. Pero for this example, sa paghanap ng mean, median, and mode, ang kailangan lang natin ay yung ating less than cumulative frequency. Ang ibig sabihin ng less than cumulative frequency, ano yung frequency at from that interval pababa. Okay?
So for example, dito sa class 1, okay, ano yung frequency dyan? Bababa. Okay, so wala naman ng mas bababa sa class 1. Wala na tayong class 0. So 2 lang yung nandyan. Okay. Next is, punta tayo sa class 2. So kunin natin yung frequency dyan, pababa. So 3 plus 2, that is 5. Next, sa class 3, 6 plus 3 plus 2, that is 11. Or meron shortcut dito para mas padali. Ang gagawin mo lang, kunin mo yung sagot, 11, then punta ka sa susunod ng frequency. I-add mo lang yun. So, 11 plus 2, that is 13. Next, plus 2, that is 15. So, ito, hint. Dapat yung last dito sa less than cumulative frequency, pareho sila doon sa iyong summation of F or sa iyong N. Okay, pareho silang dalawa. Equal sila lagi. Okay. So, ngayon, nakompleto mo na yung iyong table. Ngayon, ready ka na mag-solve ng mean, median, and mode. Okay. So, una natin is-solve ay yung ating mean. So, meron tayong formula para kuhunin ang mean. So, ang formula ay yung ating summation of fx divided by the summation of f. So, since nakuha na natin yung summation of fx, which is 509.5, at meron na tayong summation of f, ang gagawin lang natin is isa-substitute natin dito sa formula na ito, then i-divide na lang natin. Ngayon, gamit yung ating calculator, isa-solve natin ang mean. So, ang gagawin natin, 509.5 divided by 15, and that is equal to 33.96. Next, isanapin naman natin yung ating median. So, meron din tayong formula dito sa ating median. So, yung formula natin para dito sa ating median ay yung ating lower bound median class. So, etong LB sub MC, ang basa dito ay lower boundary of median class or lower bound median class plus the summation of F over 2 minus the less than cumulative frequency divided by the frequency of median class times R interval. So, pagsasolve ng median, meron din tayong unang sasolvin dito. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na kailangan hanapin. Pero dyan sa lima na yan, meron isa ka dapat unang gagawin. So, ang una mong gagawin is hanapin mo yung median class mo. At para mahanap ang median class, kailangan mo munang isolve itong part na ito, which is the summation of F divided by 2. So, letter A is hanapin natin itong summation of F divided by 2. Natin. So, para mahanap ang ating median class, gamit itong summation of F over 2, pupunta ka ngayon dito sa iyong less than cumulative frequency. Then, kukunin mo or hahanapin mo kung sino yung unang mas mataas sa 7.5. So, ang unang mas mataas sa 7.5 ay itong 11. Okay? At itong hilera na ito, ito na yung tinatawag natin na median class. Or lalagay na lang natin ng MC dito. Ito na yung ating median class. So, i-highlights natin ito para hindi tayo malilito sa mga kukunin natin. Okay. So, next is, kahit saan na dyan ang una mong gagawin, pero ako, I prefer na hanapin ko muna yung ating lower boundary. Ngayon, para mahanap ang lower boundary median class, pupunta ka lang dito sa median class mo at titingnan mo yung tapat ng lower boundary. So, ito yun na yun yung ating lower
boundary, which is 30.5. Next, letter C is hanapin natin ang ating frequency of medium class. So, para mahanap ang frequency of median class mo, dito ulit sa iyong median class, sa class 3, is hanapin mo dyan o kukunin mo yung frequency niya. So, that is 6. Ngayon, letter D, hanapin naman natin yung ating less than cumulative frequency. Ngayon, para malaman mo kung saan dyan ang less than cumulative frequency, punta ka ulit dito sa iyong median class. Then, pumunta ka dun sa taas ng... Punta ka dito sa less than cumulative frequency. Kung ano yung nasa taas ng iyong cumulative frequency dito sa median class, siya na yung less than cumulative frequency na gagamitin natin. So, dito sa example na to, yung nasa taas na cumulative frequency ay yung 5. And last, letter E is kailangan natin hanapin yung I or yung ating interval. So, kung sinundan mo yung process natin doon sa ginawa natin dati sa paggagawa ng frequency distribution table, alam mo na yung I natin ay equal sa 8. Pero, kung ganito lang ang binigay, kung ito lang ang binigay, yung class interval at yung frequency lang ang binigay, malalaman mo rin yung I mo gamit itong mga lower limits ng iyong class interval. So, ang gagawin mo lang, yung magkasunod na lower limit or yung magkasunod na upper limit kahit saan doon, sa lower, lower, upper, upper, basta magkasunod silang dalawa, ang gagawin mo lang, pag minusin mo sila, yung sagot doon, yun na ang iyong class interval or yung interval natin, or yung class size. So, ang gagawin natin is 23 minus 15, that is 8. Okay, kahit saan dito, 38 minus 30, 8 pa rin siya. So, ang ating class interval or yung ating interval ay equal sa 8. So, ngayon, ready na natin isolve yung ating median gamit itong mga sinolve natin na A, B, C, D, E. Okay, ang gagawin natin ay isasubstitute natin yung mga yan dito sa ating formula, then gagamitin na lang natin yung calculator para mas mabilis tayo mag-solve. Gagamitin na natin yung calculator para i-simplify ito or i-evaluate. So, 30.5 plus 7.5 minus 5 and divided by 6 and times 8. Okay. So, take note na yung part na ito dito sa taas, hindi ito pwedeng maging negative. Laging positive yung mga yan. So, pag nakakuha ka ng negative dyan, for example, mas maliit itong part na ito na sa left kaysa sa dito sa right, mali na yung ginagawa mo. Dapat lagi, okay, palagi silang, palaging mas maliit ito, or palaging positive makukuha mo dyan. So, pag in-equals mo na yan, so makukuha mo ang 203/6. Pindutin mo lang itong SD na ito at makukuha mo na yung iyong median, which is 33.83. Ngayon, ang ating median ay equal sa 33.83. Next is, hanapin naman na natin yung ating mode. So, para hanapin ang mode, gagamitin lang din naman natin yung kanyang formula. At yung kanyang formula ay mukhang median din lang. So, ang gagawin natin, open lang din natin ito, then papalitan lang natin yung iba. So, ito naman yung formula ng ating mode. So, we have the lower bound modal class plus D1 divided by D1 plus D2 or D sub 2, D sub 1 or D sub 2, times the interval or yung ating I. So first, kagaya din dito sa median, meron tayong ginawa
para mahanap natin yung ating median class. So, dito naman, kailangan natin hanapin ang ating modal class bago tayo magsasolve. So, letter A, let's find the modal class. Or, yung ating MO. Okay. Dito, wala naman tayong formula na ginagamit. Pero, meron lang tayong sinusunod na rule. Ang rule lang dito, yung parang rule din lang dun sa ating mode. Kasi ang mode, ang ibig sabihin niya, yung pinakamaraming frequency. Yung pinakasikat, sabi nga nung iba. Okay? So, for this example, ang pinakamaraming frequency dito, makikita mo dito sa iyong mga line or sa row ng iyong frequency, sa column ng iyong frequency, makikita mo na yung 6 ang pinakamarami. So, itong part na ito or yung hilera na ito, ito na yung kinatawag natin na modal class. So, parehos. For this example, makikita natin na pareho ang ating median class at yung ating modal class. So, hindi naman laging pareho ang median class at modal class natin. Minsan nga, ang modal class natin ay greater than pa siya eh. Greater than 1. Minsan, 3, 2, 1. Okay, pwede rin wala. For example, kung pare-pareho sila dito ng, ano, pare-parehong 2 yan, edi wala tayong modal class. Di ba? Pero kung dalawa yung magkapareho dyan at sila yung pinakamataas, dalawa yung ating modal class or dalawa yung ating mode. At tinatawag, pag isa yung ating mode, ang tawag doon ay unimodal. Okay. Pag isang mode, unimodal. Pag dalawa ang mode, ang tawag dyan ay bimodal. Pag tatlong mode, ang tawag dyan ay trimodal. At kung apat ang mode pataas, ang tawag dyan ay multimodal. Okay. Or multimodal. Okay. So, ngayon, hanapin na natin ang mode. So, yan, nakita natin na yung class 3 or yung third class natin, siya yung ating mode. So, ilalagay lang natin dito ay third class or class 3 pwede rin. Next is, hanapin na natin yung ating lower bound modal class. So, parang ganito lang din. Napalitan lang natin ng MO, yung ating MC. Okay, at pareho naman silang 30.5, kaya hindi ko na siya papalitan. Next is, hanapin naman na natin yung ating D1. Or yung ating D sub 1. Para malaman mo kung nasan ang D sub 1, pupunta ka lang sa frequency ng modal class mo. Then kukunin mo or ima-minus mo yun sa nasa taas niya. So ito yung ating modal class, class 3. Then ito yung ating frequency niya. Ima-minus lang natin ito kung ano yung nasa taas niya. So yun na ang iyong D1. So, for this example, meron tayong 6 minus 3. And that is equal to 3. Okay? Next, hanapin naman na natin yung ating D sub 2. So, sa D sub 2, parang sa D sub 1 din. Kasi yung D sub 1 ay yung nasa taas. Minaminus natin kung ano nasa taas. Si D sub 2 naman ay yung nasa baba. So, for this example, yung nasa baba ng ating F ay 2. So, ima-minus lang natin yung sa 2. So, 6 minus 2 is equal to 4. So, 4 na ngayon yung ating D sub 2. At yung ating D sub 1 ay equal sa 3. Okay. Take note na minsan, kung yung ating mode ay nandito sa, kung yung ating modal class ay nandito sa class 1, so, ang mangyayari, pag hanapin mo na yung D sub 1, di ba, 2 yan. So, ang gagawin mo, kukunin mo na sa taas niya, pero wala kang nakikita. So, mayayari, 2 minus 0. So, ganun na yan. So, ganun din dito, pag nandyan yung mode na sa baba, pag hanapin mo yung D2, syempre, kailangan mo yung nasa baba. So, ang gagawin mo, 2 minus 0. Ganun siya. Okay. So, meron pang tendency na maging, ano to? Maging negative. Okay, so walang tendency na maging negative ang mga D mo. Kasi yan na yung mga pinakamalalaki dyan sa iyong frequency.
And last is, of course, hanapin natin yung E. At alam naman natin na yung ating E ay pareho lang din dito. Kasi same lang din naman yung table na ginagamit natin. Ngayon, nakuha na natin yung lima na yan. Ready na natin siyang isubstitute dito sa ating formula. Okay? So, isubstitute na natin. Para then, gagamitin na natin yung formula. So, gagamitin na naman natin itong calculator na ito para mas mabilis na mag-sol. Okay, so ang masolve natin dito ay 475 over 14, then just click SD. So, makikita mo na ang sagot ay 33.93. So, yan na yung ating mean, median, and mode. So, para makita mo na kung medyo diskumpiyado ka sa sagot mo. So, for example, dito sa median. So, yung sagot natin ay 33.83. Ngayon, para ma-check mo kung malapit ka na sa katotohanan, ang gagawin mo, punta ka dito sa class interval mo. Okay? Dito sa class interval ng median class mo at model class mo. Dapat yung sagot mo dyan, pasok doon sa kanyang interval, which is 31 to 38. Sabi niya, dapat daw yung sagot mo ay nasa 31 to 38. So, yung sagot natin ay nasa 33 naman. Yan, 33 ang mga yan. So, ibig sabihin, pasok siya dito sa 31 to 38. Ibig sabihin, tama naman yung ginagawa natin. Or may katotohanan naman yung ginagawa natin. So, and of course, tama naman yung process natin. Kaya tama yung sagot natin. Okay? So, recap muna tayo. So, ang gagawin natin ay gumawa muna tayo ng frequency distribution table. Nasa link yung paggawa ng frequency distribution table. First ay kukunin natin itong X, which is the class marks. So, para kunin ito, kunin mo lang yung nasa gitna ng iyong mga class intervals. Next is kunin mo itong Fx na ito. Ang Fx lang naman, ang ibig sabihin niya ay F times X. So, pag-multiply mo lang itong dalawa na to, si X at si F, para makuha mo si Fx. Next is punta ka sa lower boundary. So, kunin mo lang yung boundary nilang dalawa. Pag minusin mo lang itong dalawa na to, 23 minus 22 divided by 2, that is 0.5. Then, kung ano man yung nakuha mo doon, so 0.5 nakuha mo, imaminus mo yun dito sa mga lower boundaries mo. Okay? Or sa lower limits mo, sorry. Okay, so minus mo lang, so makukuha mo na ang lower boundaries. Next is get the less than cumulative frequency. Ang gagawin mo lang naman, kung ano yung nasa taas ng frequency, yun din yung nasa taas na less than cumulative frequency. Next is, i-plus mo lang yun sa frequency na susunod. So, 2 plus 3 is equal to 5. And 5 plus 6 is equal to 6. 11. 11 plus 2 is equal to 13. And 13 plus 2 is equal to 15. Next, dapat kailangan pareha sila. So, 15 yun, 15 din. Okay? Then, ready ka nang mag-solve ng iyong mean. So, sa pag-solve ng mean, meron tayong formula, which is the summation of fx divided by the summation of f. So, ang gagawin mo lang, kunin mo lang ito, summation of fx, i-divide mo sa summation of f. Next, pumunta ka, pagkunin naman na natin ang median, so meron din tayong formula na gagamitin, which is the lower bound model class plus the summation of f divided by 2 minus the less than cumulative frequency divided by the frequency of median class. So first, ang gagawin mo ay hanapin muna ang iyong summation of f over 2 para malaman mo kung nasaan si median class. Okay. So nung sinunod natin ang summation of f over 2, so 15 divided by 2, makukuha natin ang 7.5. So ngayon, yung 7.5 na yan, siya ang magsasabi kung nasaan ang iyong median class. So, punta ka lang dito sa less than cumulative frequency at hanapin mo yung unang mas malaki sa 7.5. So, ang unang mas malaki sa 7.5 ay si 11.
Okay, so ngayon, yung 11 na yan at yung Helera na yan, yan ang tinatawag natin na median class o yung ating MC. Next, dito sa median class na ito, hanapin mo na yung iyong lower boundary. Okay, lower boundary 30.5 at yung iyong frequency which is 6. Next is kunin mo yung less than cumulative frequency niya, then yung nasa taas niya lang, siya na yung less than cumulative frequency na gagamitin natin sa formula, which is 5. And next is kunin natin yung interval. So para makuha ang interval, pag minusin mo lang yung dalawang magkasunod dito, so 23 minus 15, that is 8. Pwede rin dito sa kabila, 38 minus 30 is equal to 8. Next is hanapin natin ang mode para mahanap ang mode. Kunin natin, gagamitin natin itong formula na ito. Mode is equal to lower bound modal class plus D1 over D1 plus D2. Okay? Times I, of course. So, first natin gagawin is hanapin natin ang modal class. So, ang modal class, sinasabi niya, malalaman lang natin ito kung ano yung pinakamalaking frequency dito sa ating classes. Sino yung may pinakamalaking frequency? So, for this example, ang pinakamalaki ay yung 6. So, dito sa part na ito, siya si modal class. Tandaan nyo, pag median class, sa cumulative frequency ka, titingin. Pag sa mode, dito naman sa iyong frequency. Okay. So, ito ang ating mode. So, ngayon, kunin natin ang lower bound modal class, which is 30.5. Next, para makuha ang D1, kunin mo yung frequency niya, then i-minus mo kung ano yung nasa taas. So, 6 minus 3 is equal to 3. Next, pag sa dito naman, 6 minus yung nasa baba, 2 is equal to 4. Okay, and of course, kunin mo yung kanyang I. And, substitute, then use the calculator. Okay, so ganun lang kunin ang iyong mean, median, and mode ng group data.